Pero Dr. Shelly, marami pong natatakot sa ating mga matatanda ngayon dahil nga po dito sa ating sitwasyon with COVID na sinasabi nating vulnerable sila. So, iniisip po nila na pag pumasok sila sa ospital ay baka masama na agad ang mangyayari sa kanila. Maari po ba nating bigyang linaw ito? Ano po ba yung mga panganib? Bakit po natin sila gustong protektahan? Ano po ba yung mga panganib? Bakit gusto natin na dyan ka lang muna sa bahay? Let's try to avoid going out kasi ikaw ay vulnerable. At ano nga po ba yung mga makakaharap nila kapag sila ay pumasok na sa ospital at naging positibo dito sa COVID-19? Sige. So, Dr. Verhere, meron tayong tinatawag na immunosenescence. Yung immune system ng isang matanda, tumatanda rin, kagaya niya, no? So, hindi na masyadong aktibo ang mga cells na dating lumalaban sa mga virus, at hindi na rin masyadong aktibo ang mga cells na gumagawa ng antibodies. So, ganun pa man, mas marami pa rin ang maaring mag-recover sa mga sakit. Pangalawa, marami rin habang tumatanda, naiipon ang mga iba't ibang mga sakit. So ito yung tinatawag natin na non-communicable diseases. So pag tinignan mo yung per decade na sinasabi ko kanina, pag ikaw ay 60 to 70, baka isa lang ang sakit mo, high blood. Pag ikaw ay 70 to 80, may high blood ka na, may diabetes ka pa. Pag 80 and above, baka may high blood na, may diabetes pa, na stroke pa. So nagkakaipon-ipon ito habang tumatanda. So nagiging ang sinasabi natin, ang edad mismo, hindi lang siya ang dahilan kung bakit nagiging komplikado ang kaso ng COVID. Kung hindi, ang nagpatong-patong na sakit habang ikaw ay tumatanda. So, isa yon. Ngayon, yung ating mga senior citizen, ang kanilang mga kinatatakutan pag sila ay nagka-COVID, ay hindi lang yung sakit na mararanasan nila. No? Kasi totoo naman na habang tumatanda, pag nakita natin ng statistics sa Amerika, pag 60 years old ka na, 18% ang mortality rate. Dumodoble ito halos kada dekada. Sa Amerika ito, pag 80 years old ka na, ang mortality rate, base sa isang pag-aaral na na-publish sa JAMA, halos 60% ang namamatay. Ang nakakaawa dito ay mas maraming lalaki na tumatanda ang namamatay kaysa sa babae. Ngayon, ang isa sa mga worry ng mga matatanda din kapag sila ay nagkasakit ng COVID ay nahihiwalay sila sa kanilang mga kapamilya. At yun pa naman ang pinaka-importante sa kalidad ng buhay ng isang tumatanda. Alam naman natin kapag ka ikaw ay na-admit na sa COVID ward, lalo na pag na-ICU, hindi na pwedeng pumasok ang iyong mga kamag-anak. Eh, yung pa naman ang source of strength and quality of life ng ating mga senior citizen. Kailangan nila ng pamilya para sumuporta. Kailangan nila ng kaibigan. So, nadadagdagan ang kanilang, parang nang lungkot ang kanilang sakit. So, madami silang mga kinatatakutan.